dun sa pinakadulo ng theater. Tatay ko, growing up, ang pinapakinggan niya mga Aretha Franklin, Stevie Wonder. Uy, sumunguling ka boses sila. Maliit ka palang talaga, alam mo na, singer. Hindi po, ang gusto ko maging doktor. Doktor, ang aking tinapos ng college, pre-med. Though, meron akong little dream noon. Ganda siguro magkaroon ako ng isang sikat na kanta. May recording artist. Ang narating ni Acer mula noong 2005 nung sumali siya at naging first runner-up sa Pinoy Pop Superstar dito sa GMA. Naging bahagi rin siya ng La Diva hanggang naging solo artist. Umarte rin siya sa mga teleserye. Marami mo ng pinagdaanan. Kakayanin mo to, ha? For itong lugar mo ngayon, itong anong masasabi mo sa kanya? Nagkaroon ka ng purpose. Kasi noong una, alam mo lang kaya mong kumanta, kaya mong kumunod. Ngayon may purpose na eh, nagkukwento ka na, may mensahe ka na gusto iparating. Siguro may realization din na may personal ang nangyari sa family namin. Ano yung nangyari sa buhay mo? No? My sister had cancer back in 2012. Siyempre, yung kaba, galing ba, o paano yung financial health o na maitutulong ko sa pamilya, that motivated me to do more. That's my audition sa theater. Tapos nanganak ko siya ng nanganak. Hindi ko naman alam, kikita ba ako ng nanaki? Hindi, I just wanted to do more for my sister. Nag-chemotherapy na kami. Tapos gumaling na siya. Yung prayer ko noon, sabi ko, Lord, pagalingan niya yung kapatid ko, sayo ko. And then, pinagaling yung sister ko, pinagaling niya akong gantong talent. I might as well share to them his God's love and God's healing through music. And then, doon ako na-encourage to write. Liwanag album, it's an inspirational album. Parang ngayon lang ako nakarinig na meron pa ng singer na when they stand in front of a crowd, we have a story to tell. What is that story to tell? Ganun tayo sa ang dami nating love songs. So, pero huwag natin kalimutan na itong music may mensahe at dapat gamitin natin ito to influence people or to remind them that there's God, that there's love, and there's hope. Ako si Violet. Mga artista sa Piatro, Paris niya. Mga ista sa Etablado. Mga iyas sa Bonneville. Pagka trinak mo yung career mo, parang steady, slow, but very sure. From TV to the streets to theater, movies, and now UK in Saigon. I told him, it's really on him. Nagugulat pa rin ako.